Dios mío, Rayton, ako na pong ipalusot. Napalusot din ako ang maong Ingres. O gani, sa maong Ingres, paglingkod ni atong incumbent mayor karon, nagkamaag-maag yun yung taong sila. No? Nakasapot siya na sa pandol-pandol. Because imagine ako na, 200 to 366, dako kayo ang rap, dako kayo ang diferensya. So, natural ang administrasyon, bagong administrasyon. Sa buwang-buwang yun yung taong pangyong taong para isundo sa atong pagkakaroon. Now, ang long measure last Monday, kay 3 weeks naman siguro, no? Kung di ko kalimot, mga 3 weeks o almost 1 month, na na-aprobahan to on first reading, atong mahigayon na pag-approve yun on first reading, ako yun na yung isa ka si Mayor Jose Pepe Olino. Tungod kay dili ko ganahan nga mabasulan ko, ako may chairman sa Committee on Appropriation. So it is just proper na akong konsultahon ang mayor kabahin anak, no? Manerbisyo maning ako. So, di ba pwede o walay consultation ang executive department o ang legislative department, hindi lang magka-istoryhanay ko ng silang buwan. It's because ang measure na ipasa sa tangguli ang pangulong, which is our local legislative body, ang mo-implementara na ang mayor. Imagine ko no, kung naatay measure na ang mayor, dili si balo o dili maka-implement. Pwede man siya mubito. Pwede man siya mubito, ano. What if mangusog pa yun ang tangguliang? O niya, dili makalusot sa makalusot sa iyang veto, makalusot sa iyang veto. So, pagpukos yun ang administrasyon o ang chief executive to implement a measure which he is not ready. So, mauna yung importante nga kinangla na ayoy discussion para mabahin. Pagsakan ako dito ni Mayor at that time, akong ipakita ni Mayor ang maong measure na napasaron first reading. Ako siya di kumataan kung iya ba niyong talusunan. And kung kaya ba niya. So ako siya, ang tubag ni Mayor, dili na akong kasustuhan. Although, dili ko ganahan nga mabalabag na, may kayuhan na. Pariha ming duha. Ako dili po ko ganahan nga mabalabag. So, ingon si Mayor, ato sa nang bahigong engineer. Ato ng pangitaan o solusyon. Kala bang win-win solusyon ba? No? Kung bulong na. Kung dili, makakitaan. So, pangitaan pa agin. Pero at the time, naingon yun siya nga, dili kaya sa atong panudan na. So, kung sa may naaana, kung dili kaya, akong nauna, ay kaya ko ba ito, pero dili maayo para sa mga jabodas. Pero manantang maganda. Dili kaya sa itong budget. So, pagkabalon ako sa iyahan, umut sa iyahan na sentimento, pagduso nila itong last Monday ni Councilor Aside, nihangyo ko na dili pa pwede ipaliban o 1 week. No? Di pa pwede nga ato sa ning istoryahan maayo, i-discuss o maayo kay maumay among sabog ni Mayor na among bahigod sa taas to level of executive department para makita nung kung sa'y maayong buhaton o sa maayong solusyon kabahin na ng problema. Di lima mong taanak ko. Okay. Huwag mo pwede dili ganahan. Siyan ako. Manan dili ko ganahan. Ako ang ganing ka-proponent atong pag-increase nila from 200 to 366. Para na ako. Especially, when it comes to a measure na siya mo implementar. Kailangan. And that is the work. Trabaho na sa mga chairman, sa mga committee concerned. Hindi mo siyang papalo, no? Yes, of course. Kung sa mga itong governance direct, no? Dili ko kailangan nga, no? I'm sorry to recall what happened sa una, last administration. Na wala kayo yung harmony because you know
pues está en un poco similar la cosa una ultra mando pero de pancaduca the later days ya compañía la en la que estaba cuando me hice partido no que estuviera en el pero late más lo I don't want to commit the same mistake pero mao na in order na mayo na tong governance kinalang na ayo constant communication from between the executive department and the justice that is the department of Washington. No, muna nga dili ko ganahan nga misinterpret ko sa mga tao o sa mga job orders. Ako naman yung na-explain sa mga job orders sa itong meeting nila, kulang na lang is makabalo ang mga katawanan. Na general public, makabalo nga, mauninita ko. Dili ko against any increase. But, may object ko atong ikayunan. Kaya wala man po nila tagaig sa ikayon. Ang ako ranggihan nyo, one week, i-defera, i-lay on the table for one week, makakita ang solution sa taas, mabahig na mo. I might be also presenting another ordinance, kabahin na anak. Because, agad po ka man ang ordinance sa una. No? Wala kong ginanaw mo mga istorya higmayo. Kaya, nasyak na mong ganito, anak. No? Matod pa ni Councilor ng City, wala may balaon ko nung gayon nga binanang pabalo ng original proponent. Yes. Wala man. Pero courtesy-wise, kinalan ko nung gayon natong pabalon, no? I-discuss. Ako inanaman ko, no? Pero, iyan mo ko na. Iyanap ko ng katungod. Kaya kung maayo nga relasyon unta nato, no? Harmony yun unta ta. Kinang natag harmony sa sulod sa atong organisasyon ng membro ta, dahil sa sumuli ang pangunsod, magpatol yun ang courtesy and respect. Para harmonious ang atong panarbaho. At the end of the day, kung dili may harmonious, isa may musafir sa mga tao, tanayan mo, ang atong mga constituent. So that is one thing that I would like to avoid this time ng pili na mo respeto, anang mga inana, no? I appeal sa ako ang mga pilar ko sa mga kauban being the chairman ni Chair Roy. Yes, kaya ba ang Vice Mayor kay ako siya kinsukihan. Vice, kinanglan na ko ay akong konsulta ko ng Mayor Anin kay Basuro minyataan ni ako kay Chairman Committee on Appropriation. Magkabuang-buang sila, sabi ako sa ako ang responsibilidad na pahanay ang atong mga budget, ang atong mga appropriation, na mutabang ko, di ba? Mutabang ta, especially nga muli ta sa executive department, bayon sa legislative department, sa mga punto na kabahin o appropriation ng budget. Ako ng obligasyon, no? Ako ng mandato. So, ako ang gibuhat yun, ang akong trabaho. No? Yes, maayo kayo mo kung di pa yung naman na ako yung stand ka na kabahin na. It's because kung malusot yun ang maong ordinansa, ang maong measure, sa akong estimate, matang-tang yun ang mga almost 200 or 200 plus mga job workers. Pili ko makatutun na early decision na ito. Early decision na yung taon niya. Ang problema pa man ganito ko, kay hatos everyday sa una, dagan kay Mahangyo na ako magpatamag, kahit natang-tang sila, wala silang mabot. Pilog ka ng kabahin mo gudana. That is already an executive prerogative. Tila na na, dilit na ang kapag-ilabot. Kaya hiya mo na, di man may naaraman may siya kunin na, dilit man may makapasulot. So ako po sila explainan nga, si Mayor rin yung inyong atuhon na na. Si Mayor rin yung atuhon, kabahin na na, kaya hiya mind mo ay mo-approve sa mga job order workers na mo'y makasulot. So, ano yung mga outright kalang atong budget karon, existing budget, or kalang amount na itinanglan nato for the existing job order, kung atong lang taon ang 397 outright dohol 100 na matang-tanglaan, kung atong ipasulot with the same amount and increasing with the same number of job orders and increasing the rates to 397 mga dohol 100. Anong umingon mo mga 200? It's because
ato na mabuhi adjust itong mga special rates. Kaya mo doon naman po siya ilang rate. Ang rate nga, 400 sabihan na doon, no? 3 pesos para may mong 400. So what about those 400, a rate of 400, nga umag 450, kailangan po nato nang i-adjust. So, mauna nga, anak-anak yun, no? Naagyo diha na bit na, 200 ang mapugos na o tang-tang, kung wala yun tayo budget. Asok na, wala yun tayo budget, no? May iman man akong mga kaupan, daghan gayong kwarta ang tanay. Yes, na may kwarta ang tanay. Pero, ang atong kwarta, dili pa na ito pwedeng ibutang mo sa kasektor. Ibahin-bahin pa na ito. Dili pa na pwedeng ibutang ni mo, upusarang ka aspeto, job orders lang. Okay, nahinangot ko may sabta na sa atong mga job orders ng kataw na. Na dili po, hindi. Kaya maapiktuhan kung atong other social services, ang atong uban na infrastructure projects, development projects, ato na lang itong kuwaan budget para ato ibutang sa itong problema sa dili. Of course, dili na pwede. Nawadili na pwede. Ikito ka, kanong saan mo na ito na-implementar ang atong pag-increase from 200 to 366? Di ba pagkura sa administration ni Mayor Pepe? Pero wala pa may 6 months, pa may 6 months. Kunya, kung imo na taon, kahit tayo unong piso sa lang ni Prince, no? Kaya mo mga GO, ayaw mo ito problema, kaya kung mo ni Prince na ako nag 100 kapin o 200, ako na po na may mamusog na itong itas-taas na po. Para nga dili kayo malayo or mapareha para inoro sa atong minimum wage nga gi-mandate sa private sector. It's a big no. Kanang in all. Because kanang gi-mandate sa regional tripartite and wages productivity board, iya mana sa private sector. No, katong covered sa labor code sa private sector. Pero kaling ko na, explain ko. Unique mong guning sitwasyon sa mga job workers at atong casual sa syudad. Kay, dili man sila private sector. Dili mo po nato sila matawag na empleyados gobyerno. Kay, dili man sila best plantilla. Sa empleyados gobyerno, they are covered, gabahin sila sweldo, covered sila sa civil service commission, civil service law. Kani sila po, dili mo po na sila makover, dili man sila plantillano, dili man sila permanente. Mabita po akong rason sa una. That is, pinakadako na kong rason sa una. Nga nung nananingkamon ko, nga mga tagaan yun sila pagtagan. Under the civil service law, hindi ito makapamusog sa ilang rate. Hindi mo sila covered. Hindi mo po sila covered sa labor code. Hindi po sila maka-demand minimum labor wage. So, mo ito nga ako, nanikamon ko nga para matagaan sila o pagtagan, koordinansya na natin yung solusyon namin. Koordinansya sa syudad nga, ato sila pagtagaan ani nga rin. Dili kay minimum wage. Kung dili, nag-set pa kung minimum nilang salary to 366. Kaya kung ang ordinansya magod, kung ang tenor na ito, isi-set na ito to minimum wage. Ito pa, every time we increase ang minimum wage sa private sector, English po ta? English lang 5 pesos? Usog na po ta sa tulad ni Tangka. Oh, yan ay akong argument sa una. Ay, ay akong argument sa una sa pagpasar na ko ang 366. Ako yung ibutang sa ato preamble. Kanang well as lost na ito. Muna ito tawag ko preamble sa ato resolution o ordinansya. Lagi na ang ibutang dito. Na angay ta sumusunod sa minimum. Kaya kita, usama tayo sa implement yun ang tat ng mga balaod. Kay atong tayo madako po kayo ni Prince Agad, 166, atong dyan po na. Pero all of you na yan, hindi ko ang mga view. At, ni affirm ko ng mga view na po, ani. Are you willing to gamble? That 31 pesos increase, po niya, 200 ninyo ang mawala, wala itong babali. Kung itudlo itong natutubangan ko, it might be kamo, it might be ikaw, pwedeng ikaw may mawala. At sabat mo, gambol mo na. 31 pesos lang na. And bako pagunta ng increase? No, kani mo na ito address sa gobyerno, mag-angkat pagunta sa atong budget. Malang atong magandang mga bayran na, kung na ito yung mga ordinansyang gamon na mag-patao o budget. Ngayon, mag-angkat tayo
at the end of the race, ako ganang butang ano, subject to availability of funds. Kaya hindi mo na ito mapugos. Asa mo ta ko ulit ang? So, mauna, may untang kung profit-oriented ba? Hindi mo ta profit-oriented. Public corporation, hindi profit-oriented. Ay, would say nga service-oriented kita. So, mauna siya, no? Lahit pa sa private sector na pwede na ito i-impose yun ang minimum wage. Kito mo niya, profit-oriented mo na sila. So, ato ka lang ituyo, ituyo ng flower para nga ang mga business establishment. Pili po sila patuyang pag-inansya. Huwag ka na ito gamay ang inansya. Ato po ihatay sa mga trabahante na nakapag-inansya nila. So, makamugan na siya theory behind anak. Pero, hindi mo na pwede na ito ili siya public sa public sector sa itong pag-uwi. I still have to check on our mga internal rules. So, hindi pa naingong nga dili pwede. Pero, lataw na ako kung wala ba ito specific period na kinanglan mo lang kung ilang kamaso sa kanakarify. In fact, nakarify mo ko ito magkuha. Lost ko po ito kuha sa una. Nakarify mo ko. So, pwede mo ko na. Actually, kami mag-group amo ang decision sa August body. It's a collegiate decision. It is the decision of the body itself. Hindi na siya decision sa usalang na tao. Hindi na decision sa pupunan. Hindi na decision sa mga naiupos. Kung dili, and I would like to remind everybody, the decision is siya sa Tibuok body. Tibuok Council. So, muna ko, remind ko sa mga kaupan ng tao na after ito magka-arrive at the decision na itong gibutuhan, hindi lang ito magka-comment na somewhat like muragwatan na uyon sa decision because it is the decision of the body in which ikaw abila. Bisan ako ni Opos ko, kung nagalusot ko ito, tinan ko mo, ngayon na ko payaran dito. Respetar ko sa decision sa body. Okay, decision sa body. After all, kisa na akong kontra kung sige ko comment against. Di ang body nga mga decision, yes, meron dilema. In fact, di na ko kinala may istorya na ako, I myself, ako na postpone ako ang kagalingan ko pinansan to increase the minimum wage. Kailang wage ka ron, nag-set na mo kung 3-6-8. Ako, pangaya sa syudad. Anong dili ko, no? Di gani kong kabalo. Ako mga parente, ako mga suot, ang upang mga diyo, di ba? Kasi siguro, di mo pong mga suot ng upang diyo. Ako ng mga amigo ng mga diyo, tanan. Ako ng constituent. Maumanay ako ang mandit. Maumanay ako ang advocacy, no? Para sa mga pubre. Mga pubre man tao ng upang. Except for some few na narawin nga wala siguro may nila kapot, pagdating na nila sa swinto. Pero kaning upan, majority sa itong mga job holder, di mga pupre, mabre ako ang pupre para matas mga pupre. So, it's a big yes kung makaya. Kaya pag gani gudunta ko mo, malabag anang, wakong malabag, ang ako ra, nangangyo ko ko, nagbispital ako ko, kung unsay sentimento sa itong mayor, sa mentorship, sa itong executive department. Na manayo o gamay pa naman para mabahin, para mas tujuhan mo ayo punta, no? Di po tangay po, huwag may reason na magdali. Kaya huwag ka magdali 6 months na naka-increase. Nalipay na ng mga GO nang na-increase yan sila from 200 to 360. From 366 to 397, considering ang ato ng dali-dali o, dili na ito na bahigog mo ayo. Dili na makita o win-win solution na mabugos yun ang administrasyon pagtang-tang almost 200 sa mga job order workers na sakit na sugan ko na. Dili ko ko na musugod. Mga na nga nangayo ko ko higa yun. Para nga makabalay me, makaplano me, makadiscuss me kung saan na itong maghimo na ay win-win solution.